Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong money reading ngayong April 2024. So, titignan natin ang energies ng inyong kaperahan, money, career, finances ngayong April 2024. So, this is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you are interested in private readings, meron tayong 30% discount. Extended yan hanggang March 31, 2024. So, yung link kung paano makapag-book ay nasa description at sa pinned comment. Okay, Libra, let's see what's up ngayong April 2024, money, career, finances. Wow, victory agad, oh. Yes, so merong success, merong kayong mapagtatagumpayan ngayong April. So, maaring yung iba sa inyo, meron kayong goal na gusto nyo ma-achieve ngayong April, ma-achieve nyo yan. Yung iba, may sasalihang contest, pwedeng kayo mananalo. So, syempre, pwedeng yung iba dyan, may pera na kasama, no? Cash prize. Oo, so maaring merong awards, no? Or reward na ma-receive kayo ngayong April. You also have sensuality. Ooh. So, I feel like you are in your element ngayong April. Mas confident kayo sa inyong sarili, sa mga kaya nyong gawin. You also have glamour. Wow. So, yung iba sa inyo, maaring meron kayong i-improve sa inyong sarili, sa styling ninyo, no? Kung paano kayo manamit, paano kayo mag-ayos. Pwede rin tong sa inyong physical appearance, may mga changes kayong gagawin. And yan yung magbibigay sa inyo ng so much confidence, no? And syempre, pag ganun, pag confident ka, marami kang pwedeng ma-achieve, marami kang pwedeng taong harapin kasi hindi ka nahihiya, no? Na kumonect sa kanila. And if you are connected to a lot of people, lalo na sa business, sa career, you know, yan yung magbibigay sa inyo ng mas maraming opportunities, unlimited opportunities. Okay, so let's see what else. Yung iba, yung mga sasali dyan sa beauty contest, no? Maari kayo yung manalo. Siyempre, meron yung cash prize, dagdag sa inyong kayamanan. Okay, let's see your overall energy, Libra. You have the Ace of Swords. Change, decisions, action, oh, may success talaga. Yung iba sa inyo, meron kayong isang idea, no? Ngayong April, parang eureka moment na marirealize nyo, oh my God, magandang idea to na gawin ko sa trabaho, or magandang idea to na gawin kong business. Wow, you have the Wheel of Fortune. Things are changing for you in your money, in your career, in your finances. Okay, because this is about your destiny and your karma. So, kung ano ang iyong itinanim, yun yung iyong aanihin. So, kung ikaw ay talagang nagsisipag, no? Or pagdating sa mga goals mo, you are taking action, definitely magiging rewarding yan sa'yo. So, your challenge is the Queen of Swords. So, may mga times na yung may mga times na naniniwala kayo sa ano, sa mga sinasabi ng ibang tao, lalo na if negative to, no? May mga tao kasing critical sa inyo. Ibig sabihin, laging may napupuna sa inyo. Isipin nyo na lang, yung iba dyan, constructive criticism. So, ibig sabihin nun is, pinupuna ka nila kasi gusto nila na may mai-improve ka pa. And yung isang kagaya rin naman nila na nagki-criticize is jealousy, no? Yung iba insecure, ganyan. But isipin mo na lang na constructive criticism 'yun, regardless kung ano yung intention nila. Oo, with the Ace of Cups, suklian mo ng pagmamahal. Ayan. So, maaring meron ding offer sa inyo, like pwedeng business opportunity, but you have to be careful sa mga ino-offer na business opportunities, no?
Like for example, mag-i-invest ka, maglalabas ka ng certain amount of money. Syempre kailangan alamin mo yung pasikot-sikot nung transaction na yon. Ano yung makukuha mo doon? Ano yung benefits mo para just in case magka-problema. Wala kang sisisihin kundi yung sarili mo, 'di ba? Kasi ikaw yung nag-decide doon. So, let's see ano pa. Kaya very careful sa mga investments. Let's see your opportunity. The King of Swords. Mm-hmm. Alam nyo, kayang-kaya nyo tong i-handle whatever this is na mga challenges na kakaharapin nyo. Kasi marami kayong kaalaman eh. Mm-hmm. You are also gaining a lot of influence ngayon. So, maaring marami kang maraming mga tao na bilib na bilib sa'yo or nag-a-admire sa mga ginagawa mo, sa mga nagawa mo, no, sa career, sa trabaho. You also have the Four of Pentacles, which is financial stability. So, you have the opportunity to stabilize your finances. Na kung dati is medyo nag-aalanganin yung pasok ng pera, ngayon, sapat yung pangangailangan mo versus doon sa kinikita mo. And yung iba sa inyo may sobra pa, kaya meron kayong opportunity ngayon na makapag-save. Mm-mm. And also, to invest. So, yung iba sa inyo, mag-i-invest kayo sa real estate. Mm-mm. Mga properties, lupa, paupahan. So, let's see naman yung inyong blessing. The blessing is the judgment. Okay, so this is about awakening assessment. This is reinventing yourself, no? So, maaring may mga pagbabago kang gagawin sa sarili mo ngayon. Like, it's a brand new you, a brand new Libra, na kung saan eh mas palaban, mas determinado na ma-achieve ang kanyang mga goals and dreams. I see an offer sa inyo. Pwede itong overseas na offer, pwedeng offer to work abroad, or pwede ring offer sa iyo ng isang company kasi nakikita nila na maganda yung performance mo ngayon sa current company mo. So baka meron sa inyong alam mo yung manunulot. Susulitin kayo dun sa company that you are working for. Mm-mm. Or kung kayo naman may business, maaring may mag-o-offer ng business opportunity sa inyo. Like business partnership. So of course, pag mga ganyan, business partnership, marami ka dapat kailangan pag-aralan dyan. Kung ito na ba yung tamang panahon na makipag-partner, no, sa iba, pagdating sa negosyo, sa business, sa investments. Optimism. Yes, very positive ang inyong pananaw ngayon. Yan yung talagang nagli-lead sa inyo sa success. Kasi the more na positibo yung pananaw mo, the more na nagiging motivated ka eh na achieve mo yung pangarap mo. You have Mars in Sagittarius in the ninth house. I feel like merong makikipagkompetensya sa'yo, no? Sa galing mo. Parang tipong icha-challenge ka. But don't take it personal, okay? Kasi, pag tinake mo kasi yan personally, parang lagi, maaring mag-create ng negative emotion sa'yo, galit, ganyan. Itake mo yun as a challenge para sa'yo na to do better. Oo. Uy, merong Sun in Taurus in the second house. So, meron talagang, yung iba sa inyo, meron kayong mag-i-invest kayo sa isang property, bibili kayo ng property, or pwedeng magre-rent kayo ng property para kumita yung property na yon. Magre-rent kayo ng lupa, tapos may itatanim kayo na kung ano-ano, tapos ayun, pwede siyang maging successful for you, mas maging maganda yung harvest. Yung iba, mairerent kayo na commercial space at magtatayo kayo ng office or tindahan. The choice is clear for you now. Follow the wisdom and truth you feel in your heart. Yes. So, making decisions, magiging clear sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Na tipong wala kang pagdududa na sayang, baka ito mas okay. Pero talagang clear na clear, no? Nandun yung spotlight na ito yung pipiliin mo.
prosperity is flowing. Have faith that you will receive it in the perfect form. Yes. Prosperity is flowing. Kaya nga may victory ka ngayon, ngayong April. Marireceive mo raw talaga kung ano yung kailangan mo. Okay? So, that is your reading, Libra. Thank you so much. Bye.